Miss, good morning. Good afternoon pala. Kain po tayo, guys. Ito po, tanghalian ko. Nandito ako ngayon sa amo, so nagluto ako ng boiled rice. Tapos ayan, tuno. Yung isdang nasa lata. Tsaka itlog. Ito lang ang ulam, guys. Ulam ng isang OFW. Ayan. Pero masarap na rin to, guys. Lalagyan ko ng konting olive oil. Asin. Tsaka ano, parmesan para masarap. Sapat ng tanghalian, guys, kasi nandito sa work, so kailangan kumain. O, laging may lakas. Yan, halo-halo lang. Tsaka yung itlog. Mabilis ang luto, guys, kasi may nag-aantay pa sa aking trabaho. Samahan niyo ako, guys. Kain tayo. Kwentuhan na din. Sa isang katulad kong OFW at isang part-timer, eh, kailangan talagang magsakripisyo kahit nga sa daan nakain. Para pagdating sa amo, eh, trabaho na lang. Yan. Ito na, guys. So, kailangan kong kumain. Kasi, pag walang laman ng tiyan, kakasakit. Susumpong na naman ang ulcer. Kailangan talagang sakripisyo kahit malayo sa pamilya ay tiis-tiis lang po. Makakaraos din. Kain, guys. Marami pong nagsasabi sa atin na ang isang OFW ay masarap ang buhay sa abroad. Tsaka madami din nagsasabi na ang isang OFW ay mayaman na. Hindi nila alam. Puro lang sakripisyo. Hindi nila alam, madami din problema. So yung guys, ayoko umiyak. Pero minsan napapaisip at napapaluha dahil hindi nila alam. Isang OFW,
lahat ang gagawin para sa pamilya. At di nila alam, kahit masamang pakiramdam, trabaho pa rin. Sinsya na kayo guys ha. Sinasabi ko lang po ang totoo at nasa loob ko, nasa sa loob ko. Kasi minsan pag wala kang masabihan at gusto mong ilabas yung sama ng loob mo, di ba? So kailangan ma-voice out mo po. Kasi pag kinimki mo po yun, lalo lang sasakit at sasama ang pakiramdam mo. So, yun guys. Salamat po sa inyo sa pakikinig. Ayoko pong habaan kasi baka sabihin ng mga nakakapanood, drama lang po ano. Pero hindi nila alam. Ganun po talaga ang buhay. Buhay OFW. Yun ang katotohanan. Salamat po guys sa mga nandyan at palaging nakikinig at sumusuporta sa akin. Sa mga walang sawang panonood ng mga videos ko. Especially sa aking mga kapatid, Pilapil Mix Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. Yaan nyo makakabawi din si ate. Hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat po. God bless us all. And ingat po tayo lagi. I love you all po. Bye bye.